tayo. Itong Philips 32 inches. Try natin. Tingnan natin kung ano problema nito. So, kahapon to dinala, kaya lang hindi ko na buksan kahapon dahil medyo siksik tayo. So, yan ang problema niya. Yan, nagbiblink yung red. Yan, Philips. Yan, nagbiblink yung red. Ayaw magtuloy yung red niya. Kumbaga, pumukurap-kurap yung red niya. So, ito yung kanyang model. Philips model 32. Okay, so nabuksan na natin yung unit. Philips 32 inches. Ang kanyang mainboard ay ganito ang gamit. Yan. Tapos, gumamit siya ng LG panel. Ito yung kanyang tikon. Yan. So, medyo mahinang klase yung ganitong panel. Mabilis masunog yung IC cuff dito. Namumula. So, ang problema nito ay nagbiblink yung red. So, gagawin natin dito ay try natin muna papalitan yung mga filter nito. So, may filter dito medyo nag-umbok na. Tapos, may filter din dito nag-umbok na rin ito. Ito rin. Okay. So, bali tatlo. Try natin to palitan yung tatlo kung magno-normal. So, itong tatlo magkatabi ay okay naman. Hindi naman ito nag-lobo. Bali, ito lang. Okay, tingnan natin kung magno-normal pag napalitan natin yan. Okay, so dahil ito ay sinaksak natin, so check muna natin kung wala nang stuck yung ating filter bago natin ito kalikutin ng husto. So ito yung ating filter. Tingnan natin kung walang stuck. So wala nang stuck na kuryente ito. So minsan kasi pag may problema yung power supply, minsan nag-i-stuck ng mataas na supply itong kapasitor na ito. So, pag kinalikot nyo yan at may problema yung kapasitor or yung power supply natin ay, nako, magugulat kayo. So, pati ito filter niya, oh. Pati filter niya ay medyo umbok na rin. Yun, oh. Okay, so, papalitan din natin ito. Mamaya papakita ko. So, sa pagtanggal nito, yung mga kapasitor natin ditong maliliit, kagaya nito, pag nagtanggal kayo niyan ay medyo mahirap yan ipump. Pag pinump nyo yan, pag sinaktor nyo yan, hindi yan basta-basta matatanggal. Mas madali yan pag gagawin nyo, itatayo nyo muna yung paa nyan, yung pinaka-pin ng kapasitor, itatayo nyo diretso. Tapos ito diretso. Saka nyo painitan, magkabilaan. Yun. Okay, so gagawin natin dyan ay... tips na to, isang piraso lang, kapakita ko sa inyo kung paano mag... tanggal nito na hindi na sisira yung ating circuit. Kasi minsan marami tayong ma-encounter na nagpalit sila ng kapasitor, sira yung circuit. Bakli yung mga hinangan ng circuit kasi nga pinipwersa nilang bunutin yung kapasitor na hindi nakadiretso yung paa. So, pag hindi nakadiretso yan, pag pinwersa nyo yan, talagang masisira yung board niya. So, kagaya nyan, no? Diretso na yung ating pin. Yan, mabilis lang yan hugutin pag nakadiretso na. Hindi na kayo mahihirapan pa. Tapos, initan nyo lang magkabilaan. Yan. Susunod na yan sa butas. Yan. Okay? So, yan, no? Diretso na yung paa niya. Yan. Saka nyo siya ngayon i-pump. Yan. So marami pang medyo nahihirapan sa pagtanggal nito. Yan. Kasi ito medyo makapal yung hinang nito. Tapos pag mataas pa yung soldering iron na gamit nyo, wala na, sira na yung pinaka-circuit natin. Butas-butas yan o bakli yung mga sirkuito. Yan, doble kasi nang yan, magkabilaan. Okay? Tapos, sunod natin yung dalawa dito. So, ganun lang pag nagtanggal nito ng mga kapasitor na ito. Idiretso nyo lang muna yung paa, saka nyo sa hihilahin. Yan. Ito, buntis na to. Yan, 50, 47. Okay, so napalitan na natin yung kapasitor. Yung malaki, hindi pa. So, ito, 50 to 20 UF.
Tapos ito naman ay 16 470 UF. Tapos ito naman ay 50 volts 47 UF. Tapos yung itong malaki natin ay 450 volts 68 UF. So umbok na yung likod nito. Medyo umbok na siya. So palitan na natin ito. Okay, so papalitan natin siya ng 450 82 UF. Tapos yung original niya ay 450 68 UF. So okay lang tumaas yung UF. Pwede yan. So medyo umbok talaga ito. Okay, so ito yung ipapalit natin, yung medyo maiksi na mataba. Mataas yung UF nito. Same volts. Okay, so try natin. Tingnan natin kung mag-o-okay na itong Philips natin. Pinalitan natin ng kapasitor. So yan, nag-ilaw na siya. Yan, no? So hindi na namatay yung ilaw niya at nag-blink. Yan. So mayroon tayong 13 dito. Tapos napansin natin mayroon na siyang ilaw. Yan, nagkaroon na siya ng backlight. Yan, no? Flip natin. So positive nga, ayun, no? May display na siya. So yung unit pala na to ay auto on, kusang bubukas. Punot muna natin. So kusa siyang nagbubukas, auto on siya, hindi mo na kailangan siya pa i-power on. So yun lang yung pinalitan natin. Bali apat na kapasitor. Ito yung main filter natin. Tapos yung isang 16470. At ito naman yung 50 220 UF. Tapos yung isang 50 47 UF. Okay? Yan. So ito na, final test natin itong ginawa natin. Saksak ko lang. So yun na, nag-blink na yung ilaw niya. Yan. Lumabas na si Philips. So hindi kagaya kanina na kurap-kurap lang ng ilaw niya, ayaw tumuloy. Yan. So naka-HDMI2 tayo. Wala tayong signal. Okay, lipat ko lang ng input. Okay, so yan na. Okay, so ayos na. So hanggang dito na lang yung video natin at sa susunod ulit natin na video.